Madaling mag-Muslim, mahirap magpaka-Muslim. Sa totoo lang, nang nag-shahada tayo, pagpasok natin sa Islam, lahat tayo, shahada tayo, dalawang sentence lang, di ba? Tanong, doon lang ba magtatapos yung ating pagiging Muslim? Di ba mahirap? Allahu musta'an, mahirap, totoo lang. Kahit kami na nag-aaral, nahirapan din. Kasi habang dumadami yung ating mga nalalaman, ganun din dumadami ang ating mga obligasyon. Pag nagsalita tayo dito, itatanong na Allah, nagawa mo ba yan? Kamuramaktan inda Allah, itakulu ma la tafalu. Diba? Dako kay kasuko ang Allah SWT, nakaligot-gut ang Allah SWT sa mga butang inyong ginasulti ng awlaan nyo buhata. Subhanallah. Karaming reaction, may negative, may positive, at karamihan negative talaga. So nang pumasok ko sa Islam, halos lahat ng pamilya ko ay masama ang tingin sa akin at nagdududa. So yun hanggang sa dumating ang time na isinasabuhay ko ng Islam, nakita ako ng isa sa mga tiyahin ko na nagsusujud. At nang nakita niya ako, pinagtatawanan niya ako. Sabi pa nga niya, bakit ka patuwad-tuwad? Hanggang sa sinipa ako ng hindi ko na lang babanggitin. Nang nalaman ng tiyahin ko, kapatid ni Papa, bumagsak yung mundo niya nang nalaman niya ako'y nagbalik Islam. So sabi niya sa akin, dalawa lang. Either ipagpapatuloy mo yung Islam, ngunit umalis ka sa aking bahay, bahala ka na sa buhay mo, or aalis ka sa pagiging Muslim at ipagpapatuloy mo ang iyong pag-aaral, idudoble, ititriple ko pa yung pagbibigay ko ng alawang sa'yo monthly. Sabi ko sa sarili ko, ate, punta muna ako sa mga kapatid ko Muslim at sasabihin ko sa kanila itong bagay na ito. At least, sabi ko sa sarili ko, at least mayroon akong pagsasabihan kasi mabigat itong desisyon eh. Oh. Pero sa saloob-loob ko, Islam talaga ang pipiliin ko. Sinabi ko kaagad kay Said, yung muadzin, kasi yun yung best friend ko na Maranao. Sabi niya, Ali, sabi niya sa akin ni Said, Ali, piliin mong akhirah dahil yan ang mananatili. Lahat ng mundong iba, lahat ng mga bagay na napapaloob dito ay hindi yan mapapantayan isang segundo doon sa Jannah, sa paraiso.